Kumusta na? Matapos mo mapag-aralan ang mga salik sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino, ano ang iyong naramdaman? Nagkaroon rin ba ng epekto sa iyo? Marami ang naging salik upang mapukaw ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Ang bunga at epekto ng mga patakarang kolonyal sa Pilipinas, ang matagal na panahon ng pananakop at pang-api at katiwalaan ng mga pinunong Espanyol ang unti-unting nagbuklod sa isipan at puso ng mga Pilipino upang malinang ang damdaming makabansa. Kaya ngayon sa ating aralin ay ating pag-aaralan kung ano ang naging epekto ng kaisipang liberal sa Pilipinas. Ang malaking pagkakamaling ginawa ni Gobernador Izquierdo ay ang hatulan ng kamatayan ng tatlong paring martir na sina Padre Mario Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Iniutos ni Arzobispo Gregorio Meliton Martinez na patunugin ang mga kampana sa lahat ng simbahan. Ang pagkamatay ng tatlong pari ay itinuturing na kabayanihan ng mga Pilipino. Ang pangyayaring ito ay isa sa gumising sa damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Nadama ng bayan na kailangan na ang pagbabago dahil sa patuloy na kalupitan at katiwalian ng mga Espanyol. Ito ang nagbunsod sa mga Pilipino sa Espanya upang ilunsad ang kilusang propaganda. Ang kilusang propaganda. Noong taong 1872, matapos mabitay ang tatlong paring martir, ay itinatag ang kilusang propaganda. Ang samahang ito ay gumamit ng mapayapang pamamaraan sa pamamagitan ng lapis, pluma, papel at karunungan upang maipaabot ang kanilang paghingi ng reforma o pagbabago sa kolonya. Ang kilusang propaganda ay isang samahang binuo ng ilang ilustrados upang humingi ng reforma sa mapayapang paraan. Hindi radikal o mapanghimagsik ang kahilingan ng mga propagandista. Ang mga kasapi nito ay sina Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Aina, Antonio Luna, Juan Luna, Mariano Ponce, Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera, Jose Maria Panganiban, Pedro Paterno, Felix Resurrection Hidalgo, at Dominador Gomez. Kabilang sa mga dayuhan na tumutulong sa kanila ay sina Ferdinand Blumentritt na kaibigan ni Jose Rizal at si Miguel Morayta, isang politikong Espanyol. Bagamat walang opisyal na pamunuan ng kilusang propaganda, ay may tuturing na tatlo ang kinikilalang pinakatanyag na reformista o ulo ng kilusang propaganda. Ito ay si Jose Rizal, Graciano Lopez Aina at si Marcelo H. Del Pilar. Sa pamamagitan ng mga akda ng mga tanyag na reformistang tulad ni Rizal, Lopez Aina at Del Pilar, ay napapaabot nila sa pamalang Espanyol ang hangarin ng mga Pilipino. Upang mailathala ang kanilang saloobin at mga akda, itinatag ni Graciano Lopez Aina ang La Solidaridad. Ang La Solidaridad ay opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda. Ang mga paksang makabayan ang mga inilathala rito. Pinapadala ito sa Pilipinas upang mabasa ng mga Pilipino at magkakaroon ng kamalayan ang mga ito sa nagaganap sa Pilipinas at maunawaan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng reforma sa bansa. Ginamit ng mga propagandista ang lakas ng panulat sa pagsulong ng kanilang layunin. Inilathala ni Dr. Jose Rizal ang kanyang mga dumelang No Limitang Hire,
at El Filibusterismo na tumiligsa sa mga maling patakaran ng mga Espanyol. Itinatag naman ni Marcelo H. del Pilar ang Diyaryong Tagalog, ang unang pahayagang Tagalog. Dito niya unang ibinunyag ang kalupitan ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ginamit ni Del Pilar ang bansag na Plaridel. Nagalit ang mga Espanyol sa kanya. Kaya saglit siyang tumakas patungong Spain. Nang mamatay si Graciano Lopez Haina noong 20 Enero taong 1896, si Del Pilar ang pumalit bilang patnugot ng La Solidaridad. Hindi may tuturing na tagumpay ang kilusang propaganda sa kahilingan nitong pagbabago sa pamahalaan. Ngunit nagbigay daan naman ito sa pagbubuo ng isang lihim na kapisan ng tinatawag na katipunan. Ang La Liga Pilipina. Ang La Liga Pilipina ay isang samahang binuo ni Dr. Jose Rizal noong 3 Hulyo 1892. Ang layunin nito ay ang mapagsama-sama ang mga Pilipino sa buong kapuluan. Maipagsanggalang sila sa mga mapang-abusong opisyal ng pamahalaan at sa katiwalian ng mga Espanyol. Proteksyon sa bawat kasapi, paghihikayat sa edukasyon, agrikultura at komersyo, pag-aaral at pagsasagawa ng mga reforma sa bansa. Marami ang sumali sa La Liga Pilipina. Nahati ang mga kasapi. Ang mga ilustradong kasapi ay nagtaguyod ng pakikipaglaban para sa reforma at ang iba naman ay nagbalak ng paghihimagsik. Bagaman hindi nagtagal at natupad ang reformang ipinaglaban ng La Liga Pilipina, nagising naman ito ang damdamin ng mga tao laban sa mga Espanyol at nagbigay daan ito sa pagsiklab ng himagsikan ng taong 1896. Ang Katipunan o KKK. Kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ito ay isang lihim na samahan na naglalayong wakasan ang pananakop ng mga Espanyol sa pamamagitan ng puwersa o lakas. Itinatag ito ni Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa at Deodato Arellano. Noong 7 Hulyo 1892, sa isang bahay sa number 72 Calle Ascariaga o Claro M. Recto na ngayon. Kasama ng ibang naging kasapi ay nagsanduguan sila. Ginamit nila ang sariling dugo sa pagsulat ng pananda ng kanilang mga pangalan. Si Andres Bonifacio ang tinaguriang supremo ng katipunan. Naging inspirasyon ni Andres Bonifacio ang French Revolution ng 1789. Itinaguyod ng French Revolution ang konsepto ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran o liberty, equality at fraternity. Si Emilio Jacinto naman ang tagapayo ni Andres Bonifacio at tinigurian din siyang utak ng katipunan. Siya rin ang patnugot ng pahayagan ng katipunan, ang kalayaan, na naglalahad ng mga mapanghimagsik na kaisipan ng kapisanan. Ang katipunan ay natuklasan bago pa man nakapaghanda ang mga kasapi nito para sa labanan. Ngunit para kay Andres Bonifacio, nakatakda na ang himagsikan. Yun na ang hudyat upang makipaglaban sila sa mga Espanyol.